Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ugali nyo pong i-follow and then like at saka i-share. Basta i-click nyo lang po yung follow, then like tapos share para lumagana pong programang Patnubay sa Kalusugan. At ganun din po sa aking YouTube channel. Pangkilikin nyo po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ako po si Ma'am Rose, sa inyong lingkod, isang health educator. Nagbibigay kaalaman pang kalusugan para lumawig ang ating kaalaman sa ating pangangatawan. Tandaan nyo po, may iba't ibang treatment sa bawat sakit ng tao. Kaya lang, bago kayo manggamot, alamin mo muna kung ano talaga yung sakit mo. Kaya magpakonsulta kayo sa doktor. Yan po importante, no? Ako po ay tagapayo. Pero syempre, huwag natin kalimutan yung advice ng doktor ninyo. Nais ko pong bigyan ng daan si Mariam Reyes. Good evening po, doktora. May nais lang po akong malaman. Ang labi ko po natutuyo at nabibiyak kasi malamig dito sa lugar namin. Marami naman po akong minum ng tubig. Sabi nila, kulang daw po ako sa tubig. Totoo ba yon, doktora? Yan ang kanyang katanungan. Alam nyo, ang tubig, 2/3 ng ating body weight, tubig yan. Hindi tayo makasurvive kung walang tubig. Ang bawat cellula, organ, at tissue ng ating katawan, depende sa tubig. May important role yan. Alam mo, kung meron kang dry lips, and dry skin, at scaly skin, ito'y sign na kulang ka talaga sa tubig. Nawawala yung elasticity ng ating lips, ng ating balat, pag kulang ka sa tubig. Alam natin, ang ating balat is the largest organ of the body. Nangangailangan ito ng good amount ng tubig para manatili yung good condition niya. Maraming reason bakit nagda-dry yung lips natin. Ang isa dito, dinidilaan mo yung labi mo. Kasi nga po, ang ating laway, meron dalawang compound nagpo-promote ng dryness nito. Itong amylase at maltase. Yung amylase at maltase, ito ay digestive enzyme. Ito ay nakakarating sa ating lips. At naiiwan ito sa hangin. Kaya itong saliva, digestive enzyme na ito pong maltase and amylase na nasa ating laway ay nakakarating dito sa ating labi. Kaya pag na-expose yan sa hangin, sa dry air, magkakrak yan. Kaya kapag ka po ang ating saliva ay natuyo sa ating labi, ay nawawala yung moisture ng ating labi, no? Kaya ang common misconception po, yung dry skin, ito ay, isa rin pong dahilan nito ay yung kulang tayo sa sebaceous gland. Itong mga glandula na to, tulad ng ating buhok, di ba? Ang buhok natin sa ulo, buhok natin sa kilikili, buhok natin dito sa katawan natin. Meron tayong hair follicle. Yung meron siyang buhok, yun ang, sa ating pong basa meron tumutubong buhok sa iyong balat, ay meron yung sebaceous gland. Itong hair follicle na to, ito yung region, ito yung hairy na bahagi ng aking katawan, nagdi-deliver to ng sebum. Ito'y oil. Since ang ating labi ay hairless, walang buhok na tumutubo sa ating labi, kaya kulang ng sebaceous gland yan. Kaya merong isang specialized kind ng sebaceous gland sa ating labi ay tinatawag ng ectopic sebaceous gland. Ito ang nasa ating balat, no? Kaya lang ito pong ectopic sebaceous gland na to, para manatili itong wag mag-dry, kailangan from time to time, kailangan ng moisturizer, no? Moisturizer. Alam mo, ang sabi, yung ating labi, ito yung pintuan ng ating inner body. Sabi po ng isang doktor, no? Sa kanyang writing, si Cora Organic, sabi niya, yung upper lips natin, yung upper lips, ha, nagre-represent ito ng ating puso, ng ating baga, ng ating atay, ng ating stomach, at saka thyroid, yung upper lip natin. Yung lower lip natin, ito yung nagre-represent ng ating bituka. Kaya ngayon, kung makikita nyo po,
pagka nagkakulay blue ang lips mo, problema sa heart, nagkukulang ka ng oxygen, di ba? Katulad sa lungs mo, meron kang asthma, nagkukulang ka ng oxygen, nagkukulay blue ang iyong labi, di ba? Tapos pagka anemic ka, merong contribution ang liver sa production mo ng red blood cells. Kaya pagka may problema ka sa liver, nagiging anemic ka, namumutla din yung labi mo. Kaya yung pong stomach at saka thyroid mo, eto nagre-represent dito sa yung upper lip. Yung lower lip mo, yung bituka mo. Merong mga wrinkles dito sa ating upper lip, 'di ba? Nagre-wrinkles yung ating labi, 'di ba? Ito pong pagre-wrinkles ng ating labi, itong upper lip mo, ay ito'y sanhi ng smoking at saka yung mental and physical tension. Kaya pag lagi ka nagwo-worry, worrier ka, yung upper lip mo madali mag-wrinkle. Kaya pag nakakita ka ng mga tao na nagre-wrinkle yung upper lip nila, ang mga tao na yan ay laging balisa, laging may takot, lagi silang nagwo-worry. Alam mo yung dental hygiene, merong role sa kalusugan ng ating labi, no? Yung dry lips, ito'y accompany dito ng dry mouth. Na kaya pagka meron kang pneumonia, nagda-dry yung lips mo. Di ba? Pag may sakit ka, may lagnat ka, naka-confine ka sa hospital, no? Nagda-dry yung lips mo. Lalo na ang problema mo ay tungkol sa baga. Habang nagkakaedad tayo, natural lamang, nagkakaroon po ng wrinkles, dito due to stress, no? At saka nagkakaroon ka ng chapped and dry lips. Yan ang problema mo, Marian. Nagda-dry at saka nagbibiyak yung lips mo. Ito po ay sign ng dehydrated. Tama ka, sabi, ito ba'y kulang ka sa tubig? Kaya pag meron kang chapped and dry lips, ibig sabihin meron kang dry mouth, ito'y sign ng kulang ka sa tubig. Visible po yung ating lips, no? Kaya pag ang lips mo ay nag-dry at na-chop ito, wala kang enough water sa ating katawan. Lalo na kung nagbabago yung climate na it leads to dry lips, no? Kaya dapat lagi kang may dalang lip balm. Mag-lip balm ka palagi, lalo na sa winter months. Pagka taglamig na sa winter months, lagi kang may dalang lip balm, no? Para, tsaka para maiwasan mo rin yung dinidilaan mo yung lips mo. Lalong magiging worse, magiging dry ang lips mo pag dinidilaan mo siya. Kasi ang dagdag pa nito, pag nag-dry ang lips mo, ay ito'y mangangate. Kaya magkakaroon chap, kaya pwede makami allergic ka, kaya nagkakaganon ng lips mo. Pagka meron kang dry and chap lips, kailangan mo ng more water. Importante, mag-inom ka ng maraming tubig kasi yung dry lips, indication nito ng dehydration at saka exposure sa weather tulad ng wind at saka sun. Yung masyadong mainit na araw o windy, nagko-cause po ng pag-dry ng lips mo, no? May kasamang low humidity. The best medicine for dry lips, drink plenty of water throughout the day. At saka huwag kayo masyadong mag-spend na maraming oras sa araw. Nakaka-dry ng lips pagka na-expose ka sa araw, no? Alam mo yung crack dito sa edges ng ating labi, no? Ibig sabihin, yung kulang sa moisturize, hindi na moisturize ang iyong lips, no? Maaring meron kang infection. Sabi po ng dermatologist ni Dr. Mona Gohara, pagka tayo natutulog, na tumutulo ang laway, merong nare-retain na bacteria nag-accumulate dito sa gilid ng ating labi, pwede mag-cause ng infection yon. Kaya pag ang lips mo ay very dry, lagi kang gumamit ng lip balm before going to bed, no? Yung mga naninigarilyo, number one, nakakasira ng lips. Nagkakaroon po ng stain ang lips mo at ito'y namamaga. Nagbabago yung kanilang kulay. Kaya iwasan nyo po yung paninigarilyo. Kaya nga po, kapag ka ang lips mo ay nagkaroon ng discoloration, maaaring mababa ang blood sugar mo. Kaya mag-take po kayo ng vitamin C para kasi nagpapa-maintain ng elasticity ng ating balat na may maintain yung para hindi mag-dry yung lips mo. Kailangan ng vitamin C. Ito'y
tumutulong sa collagen. Ang ibig sabihin ng collagen, ito yung uri ng protein na nagpapatibay sa skin, sa lips mo, tsaka sa mga ugat. Ang vitamin C po, at the same time, natural immune booster. Itong reason, pag nagtiteka ng vitamin C, lumalakas ang immunity mo. At ang vitamin C, nag-encourage ng production ng white blood cells para maprotektahan ka panlaban sa infeksyon. Lumalakas ang depensa mo para gumaling ka kagad. Naiwasan ng common colds, nare-reduce ang pangalib sa cancer, at protection sa sakit sa mata tulad ng katarata at glaucoma, at naiwasan yung mga malalang karamdaman. Ang vitamin C ay powerful antioxidant, nagpapalakas ang ating natural defense, at ito ay nakaka-relax ng mga blood vessel na nagdadala ng dugo sa buong katawan natin, at ito ay pinapump ng ating heart, no? Kaya ito rin po yung napiprevent yung pamamaga due to uric acid or arthritis or gout, at naiiwasan din po yung iron deficiency. Kasi nga po yung iron, important nutrients para mag-function ng ating katawan. Napakahalaga po ng iron para gumawa ka ng red blood cells at mag-transport ng oxygen throughout the body. Kung meron kang vitamin C supplement, mabilis ang absorption mo ng iron mula sa diet mo. Kaya nga po, para maiwasan ng anemia, mag-take po kayo ng vitamin C para mabilis ang absorption ng iron sa production mo ng red blood cells. Mabibili po ang vitamin C na to sa ating pong office sa Lagman Building, kanto ng Blooming Treat at Rizal Avenue. Nasa itaas yung Blooming Treat LRT Station. Nasa baba po yung office natin. Ito'y sa Lagman Building. Ang landmark ng Lagman Building, may 7-Eleven doon. Tapos may security guard laging nakaupo, si Moss, sa kanya kayo bumili. Naka-schedule po siya doon, nag-duty siya Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. Ang mga pagkain tulad ng apple, pepino, kamatis, bakwan, lemon, mga crunchy vegetable tulad ng carrots at celery, ito yung mga herb and spices na makakatulong para wag kang mag-dry ang lips, no? So, iwasan mo yung mga pagkain dry food and salty processed food, lalo kang magda-dry lips yan. Particularly, pag mahilig ka sa mga chippy, yung maharaming maalat, mga junk food, dry food, nakaka-dry ng lips mo yun, iwasan mo yun. Alam mo, pagka-dry at saka nag-chop yung lips mo, masakit. Siyempre, may discount for chan. Kasi very soft and delicate skin over your lips, kailangan special care and protection. Yung pong harsh weather condition, today, yung reason bakit ang lips mo nawawala yung moisture at saka yung kanyang smooth texture. Maring meron kang vitamins deficiency, kulang ka ng care or protection, at humihinga ka sa bibig mo, hindi sa ilong mo, or due to allergic reaction, kaya nagda-dry at nag-chop yung lips mo, or due to lack of water, smoking, excessive leaking of lips, and sun exposure, at saka yung sobrang yung very harsh ang weather, yung windy, and then yung bang sobrang lamig, kaya nagda-dry yung lips mo, nagka-crack pa yan, no? Nulit ko, lagi kang may dalang lip balm, no? Nakamaganda to sa mga nagbibiak ng mga labi, no? Ang magandang pag-aalaga po sa labi natin, pwede mo alisin yung mga dead skin cell doon sa lip mo, no? Ang dapat i-moisturize mo lagi yung iyong labi, no? Para sa ganon, huwag siyang mag-dry, manatili siyang maganda. Pwede mong scrubbin yung lips mo. Ito po, isang kutsara ng sugar. Tapos, pwede mong lagyan ng oil or honey. I-mix mo yon, sugar and oil, no? Maaring sugar and oil, maaring coconut virgin oil and then sugar, i-mix mong mabuti, tapos kumuha ka ng cotton swab. Yung cotton swab, yung panglinis sa tenga, yung cotton swab, i-apply mo yan, i-scrub mo yan sa lips mo. After mga 30 minutes, tanggalin mo, pwede kang kumuha ng basang malambot na bimpo, tapos linisin mo siya, no? Kaya ito pong lip scrub na tinatawag, pwedeng oil and honey. Yung honey, lagyan mo ng langis, no?
ito po, pag minix mo yan, bawa isang kutsara ng honey, tapos isang kutsara ng oil, coconut oil, imix mo yon, mag-dip ka ng cotton swab, tapos scrub mo yan sa lips mo. Ito na circular motion, gentle pressure lang, tapos after ng mga 30 minutes, ito'y hugasan mo ng washcloth. Malaking tulong para ano, pag-scrub ng iyong lips para bumalik yung kanyang smoothness, maprotektahan mo yung nagbibiyak-biyak na lips mo. Yung coconut oil po, ito'y maganda sa mga chapped lips. Meron siyang anti-inflammatory and antibacterial properties. Yung coconut oil, maganda to sa chapped lips. Kailangan mo to, gumamit ka rin ng cotton swab or tapos ipahid mo sa lips mo. No, maganda po, coconut oil. Meron yan sa grocery eh, coconut virgin oil, meron yan. Paalala mo na po sa ating sunshara oil. Ito'y langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng akapulko, pansit-pansitan, luya, luya dilaw, turmeric to. Meron siyang bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Subok na mabisa yan sa sakit ng ulo, sa sipon, sinusitis at ubo, sa pamamalasip, neck at saka yung kabag. Ipahid mo lang yan sa dibdib mo para guminhawa yung paghinga mo. Kung may dysmenorrhea ka, may rayuma ka, may arthritis ka, pinupulikat ka, may varicose vein, patay na kuko, ipahid mo lang yan. Malaking tulong ito sa iyo, no? Available po ito. Tsaka kung may sipon ka, sa isang tasa ng tubig, ilagay mo sa maliit na kaldero, pakuluin mo, lagyan mo na isang kutsara ng sunshara oil, mahinang apoy lang, hayaan mo siyang kumulo, lalabas yung singaw, yung steam ka, mag-steam kang ganon, talakbungan mo ng tuwalya yung mukha mo para mahigop po lahat yung singaw ng tubig. Wag, yung very low ang fire lang, baka kasi mapasok ka. 15 minutes gawin mo yon, nakakalis ng bara ng ilong, nahahaginhawa ng paghinga, matanggal ang kati ng lalamunan, naalis din po yung paninikip ng dibdib mo dahil sa plema. I-try mo yan, ano? Malaking tulong po yan. Pwede kayong mag-chat sa aking Facebook page. Kung nais po ninyo na mag-order nitong ating product, pwedeng online, deliver ng LBC, kaya ibigay lang yung pangalan nyo, address, saka cell number ninyo para ma-deliver ito. Pwedeng COD, pwede yung e-GCash, or pwede kayong magbayad sa Bayad Center. Ang aloe vera po, ito'y best home remedy sa anti-inflammatory properties, meron soothing effect sa mga dry lips, mga nag-chapped lips, nagbibiyak na lips, nagda-dry. Itong aloe vera na to, yung fresh ba, kuha kayo ng leaf, yung aloe plant, no, kunin mo yung pinaka-gel niya, yung slice mo siya, open mo siya, pwede mong kutsarain. Pagkatapos, itong gel na to, ilagay mo sa isang container. Pagkatapos, pwede mong gamitin yung finger mo, tapos i-scrub mo yan sa leaf mo. Ito ay maganda, itong aloe vera na to, pwedeng gawin mo yan 3 times a day sa yung dry lips. Kaya magtanim kayo ng aloe vera sa bahay, maraming nagagawa yan sa iyong katawan. Yung honey, sabi sa pag-aaral, meron siyang yung totoong honey, ha, hindi po yung adulterated, kailangan yung totoong honey, walang halo. Ito'y meron siyang antimicrobial, anti-inflammatory, wound healing properties ang honey. Kaya ito'y magandang remedy sa mga skin care, sa mga health problems, no. Honey, ito'y nakaka-moisturize ng lips mo. Nagpo-protect sa cracked lips from infection. Kaya ang gawin mo lang para matanggal yung dry lips mo, yung dead skin sa lips mo, gawin mo lang yung organic na honey. I-apply mo yan sa lips mo throughout the day using your finger or cotton swab. Ito'y very safe po. Yung allergy, ito pang prevent din ng allergy. Kaya maganda po. Maghanap kayo ng organic honey. Yung walang halo, no? Yung totoo. Yung petroleum jelly din. Ang nirekomenda po yung white petroleum jelly throughout the day before bed to moisturize and soot dry and cracked lips. Pwedeng lip balm, pwedeng petroleum jelly. I-apply mo yan sa lips mo bago matulog. Ang petroleum jelly kasi, sinisil niya yung water
doon sa ating lips, no? Ito'y mabibili niyo to sa mga beauty product store, sa mga drug store. Marami pong petroleum jelly kayo mabibili, no? Malaking tulong. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin, ito'y natural source ng choline. Important role sa ating para ma-activate yung ating sluggish mind, ma-improve yung iyong memory, ma-provide sa katawan mo necessary ingredients, mag-produce ka ng vital neurotransmitter at acetylcholine. Ito yung neurotransmitter na responsible sa memory storage and retrieval, very effective sa mga nerve signals sa maraming area ng ating utak. Ang lecithin, nagpo-promote ng better concentration memory. Maganda to sa mga student and elderly, nais nilang ma-enhance ang kanilang memory skill. Ang brain natin, 30% nito ay lecithin. Ngayon, kung nais nyo pong ma-moisturize ang ating lips, no? Don't lick your lips, no? Huwag mong dilaan ang yung lips mo, no? Ang pag-lick sa yung lips na to ay lalong makakapag-dry kasi yung saliva mo, madaling mag-evaporate, kaya nagkukos ng dryness sa lips mo kasi madaling mag-evaporate yung ating saliva. Stay hydrated, inom ka palagi ng tubig para panatilihin mo yung lips mo and the rest of your body na hydrated, huwag kang matuyuan, no? Dahil po yung air ay tuyo, nakakadagdag ito ng dryness ng iyong lips, no? Kaya dapat meron kang humidifier sa loob ng tahanan mo, makadagdag sa pag-moisturize ng hangin. Iwasan mo yung mga lip product, maaaring yung mga lipstick na nagagamit mo, na merong mga irritant, na merong chemical, nakaka-dry out ng lips. Pumili ka ng mga product na walang amoy, walang fragrance, no? Minsan, iwasan mo yun, ha? Tsaka protektahan mo yung lips mo sa cold weather, sa init, sa windy, and sunny, nagko-contribute yun sa chapped lips, no? Protection mo yung lips mo, mag-moisturize ka ng lip cream, mga lip balm, yan, no? Meron ditong sunscreen, bago ka mag-expose sa araw, maglagay ka ng mga lip cream na mayroong protection sa araw. At saka isa pa, huwag kang hihinga sa bibig. Pag humihinga ka sa bibig, madaling mag-dry ang lips mo. I-focus mo yung paghinga mo sa ilong, no? Ilong, no? Kaya minsan pag meron kang sinus problem, meron kang allergy, it's open na nagkukos ng crack lips na yan. Paalala po sa ating activated charcoal, ito yung natural remedy, home treatment sa mga digestive problem. Pag ikaw ay dinidigay, ikaw ay may kabag, may sinisikmura, meron kang acid reflux, masakit lagi ang tiyan mo, kumukulo yung tiyan mo, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, inom ka ng activated charcoal, tatlo, no? Iwas tetano ito, pag nasugat ka, pwede ka matetano, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon yung sugat mo, tapos patuyuin mo, tapos buhusan mo ng agwa oxinada or alcohol or betadine, tapos lagyan mo ng activated charcoal powder. Yung activated charcoal po natin, very effective treatment sa poisoning, drug overdose, reduce bloating, at nagpe-prevent ng hangover, tanggal ang pagkalasing mo dito. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Natural way para maalis yung mga chapped lips na yan, kaya pagka meron kang dry lips, nagkakrak yan, namumula, tsaka natutuyo, nagkakasugat, at tsaka sakit. Pag hinawakan mo, masakit, no? Mahapdi, no? Kaya kailangan panatili mo yung lips mo na well-moisturized, well-hydrated ka, mainom ka ng tubig. Huwag kang gagamit ng mga products or lipstick na nagkukos ng allergy sa'yo. Huminga ka through your nose, hindi through your mouth, at kumain ka ng proper diet, no? Iwasan ng mga salty food, no? Kaya pumunta kayo sa mga dermatologists para mapag-prescribe sila sa iyo ng lip cream, no? Pagka persistent ang yung chapped lips na to, maaaring meron kang underlying medical issue, no? Meron kang problema sa loob ng katawan mo. Malalaman mo yon pag nagpa-check up ka sa doktor. Paalala mo na sa ating calcium magnesium with zinc. Ang calcium magnesium, ito yung mineral na pinagsama para lumakas ang buto mo, para maiwasan yung osteoporosis at saka yung arthritis, kasi napapabagal yung bone loss mo pag nagteteka ng calcium. Ang calcium po, ito rin po ay nakakapagpalakas ng ating muscle,
di ba yung puso natin, muscle yon. Para pag nagko-contract at nagre-relax yung heart mo, 24 hours, walang pahinga yung puso mo, para malakas ang puso natin sa pagtibok, dapat meron kang calcium magnesium para mag-transmit siya ng nerve impulses, para ma-regulate yung muscle function mo, ma-prevent yung muscle cramps mo, no? Kaya ang calcium din ay magandang remedy panlaban sa vertigo and osteoporosis. At ito rin po yung tumutulong sa pag-release ng melatonin na needed for sound sleep, no? Pagka kulang ka sa calcium, ang katawan mo hindi makapag-release ng required amount ng melatonin. Ang melatonin, ito po yung pinoproduce ito in the brain, no? Nagre-regulate ng masarap na tulog. Yan, mag-take ka ng calcium para mag-produce ka ng melatonin. Tsaka isa pa, itong calcium magnesium natin, antacid. Nakaka-neutralize ng stomach acid, kaya maganda ito sa GERD and acid reflux at saka heartburn, no? Available to sa atin sa Lagman Building. Pwede nyo kayong mag-order through online, i-deliver sa iyo ng LBC. Kaya ngayon, inuulit ko po, alam mo yung coconut oil mismo, gumawa ka ng coconut oil, 'di ba? Marunong makay gumawa ng coconut oil. Pakuluin mo lang yung gata, tapos meron ang lalabas na langis yan. Yung ginawa mong coconut oil, pwede mong ilagay sa isang lalagyan. Tapos, pagkatapos mong maligo, para mahil yung chapped lips mo, kuha ka ng cotton swab. Tapos, yung dry lips mo, lagyan mo ng coconut oil. Malaking tulong po yan, no? Kaya inuulit ko po, kung kayo ay merong dry lips, nasabi ko na yung honey, marami ang laking tulong yan. Yung dahon po ng roses, no? Pero kan chopped lips, ihugasan mo yung bulaklak ng rosas sa tubig, then isok mo yung malinis na petal sa gatas for a few hours para magkaroon ka ng glycerin, no? And then lamutakin mo yung rose petal, gumawa ka ng malagkit na paste, and then i-apply mo yung paste na yan sa yung dry lips 2 to 3 times a day, every night before going to bed, no? Kung hindi nyo po nakuha yung instruction ko, ulit-ulitin nyo na lang tong episode ko sa YouTube about dry lips, no? Paalala sa ating Super B Complex, pag anemic ka, maputla labi mo, diba? Ang Super B Complex, ito yung combination ng 8 essential vitamins, B1, yan po yung thiamine. Ito po ay napakahalaga sa healthy growth ng function of the organ, including the brain and the heart. Meron siyang B2, ito yung kinakailan para ma-breakdown ng fats. May B3, ito yung niacin for the healthy skin, nerve, and digestion. Kaya yung niacin, nag-i-improve din ito ng cholesterol level. Meron siyang B5, ito yung pantothenic acid, nasa Super B Complex siya na, napakahalaga sa kalusugan ng utak at nervous system. Yung vitamin B6 na nasa Super B Complex, tumutulong sa katawan mo para gumawa ka ng new red blood cells na nagdadalang oxygen throughout the body. At meron siyang vitamin B7, biotin, napakahalaga sa isang malusog na buhok, maiwasan ang pagkalugas, magandang tubo ng kuko, at sa magandang nerve function. May B9 po, yung Super B Complex, ito yung folic acid, para maiwasan natin yung birth defect sa pagbubuntis ng isang nanay, iminom kayo ng vitamin itong folic acid. B12, ito yung kinakailangan para ma-prevent ang anemia. Available po itong ating Super B Complex na to sa atin sa Lagman Building. Kung gusto yung magpa-deliver online, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Malaking tulong magagawa. Yung pipino po, hindi lang sa mata yan. Yung pipino nasa ref. Pagkatapos, islice mo. Pwede mong itapal yan sa lips mo ng mga bawa, nakahiga ka na gano'n, nagpapahinga ka. Ilagay mo lang sa lips mo yung malamig na in-slice na pipino. Kasi po, ang pipino, 90% yan tubig. Kaya malaking tulong ito para mag-slice ka lang ng pipino para ma-restore yung moisture ng lips mo. Ilagay mo lang yan. Yan po. Tawanting ang pipino, mayaman sa vitamin C. Yung petroleum jelly, very effective treatment sa lips mo. Mag-apply ka ng petroleum jelly
sa dry lips mo several times a day. Ako po ito aking laging ginagawa. Lagi akong naglalagay ng petroleum jelly. Sa extra healing mo, apply ka ng organic honey para hindi mag-dry. Unit ko, tubig din. Lagi, simulan mo yung araw mo, mag-inom ka ng 1 to 2 glasses of water. And then, general rule, take 8 glasses of water per day. Yan ang gawin mo. Paalala mo na po sa atin sa lavender oil. Ito yung essential na pampatulog, pamparelax, no? Para makatulog ka, magpa-body massage ka, ulo hanggang talampakan ng ating lavender oil. Mabibili to sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa ibaba ng building. Bumili kayo kay Moss, yung ating security guard. Nandun siya Sunday up to Friday, 8 to 4 po ng hapon, no? O kaya pwede kayo magpa-deliver sa LBC. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Ugaling manood sa aking Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Pag nanonood kayo, ugaliin po ninyong i-click yung follow, like, tsaka share. Yung po ang hinihingi kong suporta sa inyo. Then, ganun din po sa aking YouTube channel. Mag-subscribe po kayo. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso para ma-notify kayo sa aking video sa araw-araw. Dadako tayo ngayon sa ating Food for Thoughts, Genesis chapter 1, verse 27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang siya na isang lalaki at babae. Kaya ngayon po, ang linalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi sa larawan ng unggoy, hindi larawan ng tsonggo, kung hindi larawan ng Diyos, hindi larawan ng tsonggo tayo ginawa, no? Kaya sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoon ng tao mula sa alabok, alam natin ang pagkagawa sa tao ay galing tayo sa alabok. Tapos nung pinorma niya ang katulad ng larawan niya, ito'y inihingan niya ng kanyang ilong at nagkaroon ito ng buhay, naging buhay ang isang inanyuan niya mula sa alabok. Yan po ang kababalaghan na ginawa ng Panginoon. Kung maniwala ka may pananampalataya, maniwala ka na ang tao hindi galing sa unggoy, ngunit galing tayo sa kamay ng Diyos. Kaya sa Genesis chapter 2 verse 15, at kinuha ng Panginoon lalaki at babae, si Eva at si Adan, inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kaya sabi niya, nilikha niya ang tao, babae, lalaki, at ibinigyan niyang tahanan ang Garden of Eden. Kaya lang ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa kasanlibutan sa pamamagitan ni Lucifer, sa pamamagitan ng Diablo, ng Satanas, at pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagsuway ng tao, sumuway si Eva at si Adan, sabi niya, o, ang daming puno yan. Merong puno sa gitna. Huwag nyo itong hihipo. Huwag nyo kakainin. Sabi niya. E ngayon, pinagbawal, kinain. Ito'y dahil sa nag-anyong ahas si Satanas. Ahas, nagsasalita. Kumakanta pa. Tapos, yun na nga, itong pinakain sa kanya yung pinagbabawal na kainin niya. So, dahil doon, ay pumasok ang kasalanan, pagsuway ng tao, naghari ang kamatayan. Subalit si Kristo, Jesus Christ, pagmahal na araw, sineselebrate natin, napako si Jesus sa krus, katunayan, kabayaran ng ating kasalanan. Kaya tinuturing tayong patuwid ayon sa kanyang biyaya, kung tayo manampalatay at paniwala, tayo po'y magiging ganap na malinis sa harapan ng Panginoon pag tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Kaya po, ito po ang panalangin ng isang taong makasalanan. Sa Psalms 51 verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Dahil po ang Diyos ay naawa sa kanyang nilalang, nilalang niya sa kanyang sariling larawan, sa kanyang sariling wangis, dahil tayo po'y binigyan ng power of choice ng Diyos, hindi tayo robot. Meron tayong desisyon, yan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Nasa iyo kung gagawin mo to, gagawin mo itong kanan o kaliwa, it is your choice, it's a choice. Pinili ng tao
na magkasala, nagkaroon ng kamatayan. Kaya ngayon mayroon pa namamatay na mahal sa buhay. Kaya sabi nga, no, kaya ang panalangin po ni Haring David, maawa ka sa akin, o Diyos ko, sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan, pinawi mo ang aking pagsalangsang. Kaya nga po ang sabi sa awit 51:10, likhain mo ako ng isang malinis na puso, Diyos, magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Dapat ito rin lagi nating panalangin. Bigyan tayo ng isang malinis na puso ng Diyos at mababago sa loob natin ang tamang espiritu. Kaya sabi sa pinakahuli verse natin sa 1 John 4, mga minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang pigigbet ng Diyos ay binigay sa atin. Ang bawat umiibig sa Diyos ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakikilala ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng ganun karapat, dapat mag-ibigan tayo sa bawat isa. Tayo ay sabi, ako'y inibig. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Kaya kailan, huwag kayong mapuot sa inyong mga kapatid. Huwag kayong maging sinungaling. Sabi, kailan, sabi, mag-ibigan ang bawat isa sa inyo. Ito yung utos na iniwan sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya dapat mag-ibigan tayo bilang anak ng Panginoon. Magandang gabi po, nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Ama ang sumaatin sa pamagitan ni Jesus Christ, and God bless us all.